先のパンチなんて言うんですけど、これはパンチ、パンチがですね、ウエイトが乗ってるんですよね。Sa unang 23 laban ni Manny Pacquiao bilang isang professional, lahat po ng ito ay ginanap sa Pilipinas. Dito niya unang nasubukang maging kampyon matapos niyang agawin ng OPBF flyweight title sa nooy champion na si Chokchay Chokbivat. Ang kanilang laban ay ginanap sa Mandaluyong noong June 26, 1997. The new OPBF champion! Malaking bagay ang OPBF sa naging karera ni Pacman. Ito ang naging daan para makapasok siya sa ratings ng WBC at mapanalunan ng World Flyweight title. 6 na buwan ang makalipas matapos maagaw ang corona. Dinepensahan niya ito kay Narong Dutch Tuyawat sa Coronadal, South Cotabato. Pinataob niya sa unang round ang challenger para mapanatili ang kanyang pagiging regional champion. Ito ang kanyang huling laban dito sa Pilipinas bago sumubok naman na dumayo sa ibang bansa. May 18, 1998, inimbitahan sa Japan si Pacquiao para depensahan ang kanyang OPBF title kay Shin Terao. Pero kahit ito ang kauna-unahang beses na lumaban sa ibang bansa si Pacman at hindi pa ganon ka-technical ang kanyang laro naging sapat pa rin ng kanyang mabangis na opensa para sa laban na ito. Sa unang minuto ng laban ay iniikot-ikutan siya ng pambato ng mga Hapon. Marahil na abisuhan ito tungkol sa kakayahan ng kamao ni Pacman. Pero sa kalagitnaan ng round ay nagsimula nang kumagat ang kaliwa ng ating pambato. Walang magawa si Shin Terao, kundi bumagsak na lang nang ito'y pupugin na ng opensa ni Pacman. Pero sa unang pagbagsak ng Japanese fighter ay mukhang hindi malinis ang knockdown dahil nauna po ang ulo ng ating pambansang kamao bago tumama ang kanyang kaliwa sa may dibdib. Gayunpaman, muli na namang bumagsak ang hometown fighter dahil ayaw siyang tantanan ng champion. Kahit nga may paisa-isa siyang ganti na tumatama rin naman, hindi pa rin ito mapipigilan ng Filipino knockout artist. Tumayo uli si Shin Terao pero wala rin itong silbi dahil dinagdagan lamang niya ang sakit ng kanyang katawan. Halos hindi siya binibigyan ng pagkakataon ni Pacman na makarecover. 2 segundo nga bago matapos ang unang round ay bumagsak sa 3rd pagkakataon ang Japanese fighter at dito na nagdesisyon ang referee na tapusin na ang bakbakan. Imbes na pumunta nga sa red corner si Pacman ay dumiretso muna siya sa neutral corner dahil akala nito ay itutuloy pa ang laban. Pero matapos lumingon at makitang tapos na pala ang bakbakan ay saka pa lang nito pinuntahan ang kanyang grupo at napasuntok pa sa hangin. Kumbaga sa isip siguro nito ay mission accomplished. Pagkainom nga rin niya ng tubig ay pumunta ulit ito sa gitna ng ring para ipakita ang kanyang pagrespeto sa mga manonood. Pero kahit nanalo parang hindi itsura ng nagwagi ang makikita natin sa kanyang muka. Hindi kaparehas noong napanalunan niya ang OPBF title dito sa Pilipinas o kahit noong nakapagdepensa siya sa Coronadal, South Cotabato. Hindi naman sa sinasabi nating dapat ay magsisigaw ito o magtatawa sa kanyang pagkapanalo sa Japan. Pero nakakapagtaka na halos hindi man lang natin siya nakitang ngumiti sa kanyang unang tagumpay sa labas ng Pilipinas. Napansin din natin na habang may sinasabi ang kanyang manager noon na si Mr. Rod Nazario ay nakaamba na ang kanyang kamay at nang parang patay mali siya si Pacquiao ay dito na siya sinapok. Maya maya humarap na rin si Pacman kasabay ng pagsenyas ni Nazario na lumapit daw. Maraming teorya ang maaring dahilan ng pagsapok ni Mr. Nazario kay Pacman. Isa na dyan ay ang nangyaring headbutt sa unang pagbagsak ng Japanese fighter dahil kumbaga isang father figure para kay Pacman ang kanyang manager. Pinagsasabihan niya si Pacman na mag-ingat sa mga ganitong sitwasyon dahil baka mauwi sa wala ang pinaghirapan kung nagkataon. Pangalawa, alam natin na kaliwete si Pacquiao at hindi na po bago sa Japan na may mga Filipino southpaw ang pinapalaban doon bilang orthodox. Bago tanggapin ang kontrata sinasabihan muna ang fighter kung talagang gusto niya. At kapag pumayag ito ay hindi siya dapat lumaban bilang kaliwete o kung hindi ay walang iaabot na bayad sa kanya pagkatapos ng bakbakan.
Pangatlo, marami ang haka-haka na ang laban sa Japan ay fixed fight sana, pabor sa Japanese fighter. Pero dahil may pride si Pacman at ayaw ibenta ang laban ay pinulbos na lang niya ang challenger. Ito nga ba ang dahilan kung bakit kahit nanalo ang Pinoy fighter, eh nagawa pa rin siyang sapukin ng kanyang manager? Kung totoo nga po ito at nangyaring pumayag si Pacman na ibenta ang laban noon, ay baka hindi na siya umabot sa kung anong kinalalagyan niya ngayon. Siguro ay hanggang tanong na lang muna tayo dahil ang tanging makakasagot o makakapagbigay linaw sa mga ito ay ang ating pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao. Ang kanyang dating manager kasi na si Mr. Rod Nazario ay pumanaw na noong 2009. Matatanda ang 2005, inamin ng lawyer ni promoter Murad Muhammad na di umano ay dinadaya raw ni Mr. Nazario si Pacman sa kanyang mga premyo sa US noon. Bagay na itinanggi naman ng akusado